sa ito nga pala si Pops Aim. So ako po yung gumagawa sa may Project Gain. So may bago po tayo ngayon ito, mask. Bali ito yung version 4 na. So bali kinuha ko siya sa ano, Yamaha. Parang Yamaha R9 inspired. So meron din tayong bago. Ito po. Ito po yung winglet niya. So bali meron pa tong kasamang ano, tawag doon yung attachment lagayan ng mini driving light. Bali, di ko pa siya nagagawa ni. Wala ko munang gumawa. Bali, lahat ito yung mga prototype, wala pang hulmahan. Nagagawan ko pa lang mamaya. So bali, pag nagagawa na ako ng hulmahan nito, then nagagawa na ng duplicate, doon ako gagawa ng attachment ng mini driving light. Itong winglet, para sakto siya. So, check nga natin. Tara! Pop. Ito wala pang butas, di ko paano may tunong liba, baka hindi pa mag-pick-pick ito. Ganyan po itsura niya. Then, yung sa akin kasi, yung si Gale, itong si Gale, pangalan ng motor ko, wala nang lens. Lens ng headlight niya. Eh kasi, kung nangyari kaya hindi ko nilagay. Bali, malabo na siya. Ay, ang pangit naman kung ilalagay ko. Kaya, ganyan na lang siya. Tapos, mga paps, itong winglet natin, sakto rin siya dito. So, bali, ginawa ko siya para dun sa mga nakakuha na lang mas na V3. Kahit anong V3, V3.5 or V3 Cyclops. So, check din natin. Ayan. So, bali, sok na sok din siya, mga paps, itong winglet. Yan, bali, ganyan siya. Then, ang mga, ano nga pa, mga nagtatanong pala ng headlight ko. Kasi, nalalabuan ako dati sa headlight ko eh. So, bali, ang ginawa ko niyan, tinanggal ko yung, ano, tinanggal ko yung pinaka-headlight niya. And then, yung dito, may nakalagay pa yun dito eh. Yung sa head assembly niya. Bali, tinabas ko na. And then ito, nilagay ko yung angel halo ring. So, usually ginagamit tong angel halo ring, sa, ring sa ano, sa mga kotse. And then yung loob niya, may blue water. So, mas maganda, mas malakas na yung ilaw niya. Para kahit mag-ride ka. So, bali, itong gitna ko, naka-disable na siya. Pero pwede palang gyan ulit ng halogen, kaya lang hindi ko nilagyan. Bali, ginawa ko lang siyang park light. Lalagyan ng ilaw sa loob. So, pag testing natin yung ilaw. Ayan siya pag naka-ilaw. So, sa akin, may high and low. Ito yung high. Ito yung low ko. Ito yung high. Ligabilaan siya. Ayan. And then, meron din pa nga pala tayong ano, tawag dun. Ito underneath. Ito yung V5 ko underneath. So, bali ganito siya. Yung pinaka tail light niya, gamit natin yung stock. So, bali ito yung stock ko. Sira-sira na. Kasi matagal kong ginawa yan eh. Bali, tatabasin natin yung tulis niya rito, mga paps. And then, ganito siya. Diyan siya nakalagay. So, ngayon, di ko may lagay na fit kasi may mga nakaharang na dito sa loob. Para lang tumigas itong prototype natin na V5 underneath. And then, sa signal light niya, ito, nakikita niyo, di ba? Naka, ano siya, triangular signal light. O, pwede nyo siyang tanggalin. Kung ayaw nyo naman ng ganito, pwede nyo siyang tanggalin. Then, pwede nyo gamitin yung stock tail light nyo, signal light nyo. Pwede nyo siyang butasan dito. Salpak nyo naka ganyan. Kabilaan. Or kahit anong gusto nyo gamitin na mga signal light na ganito, basta butasan lang dito. Bale yan. And then, yung pagtabas ng pagtabas natin ng stock tail light ni Sigma.
Bale, gagawa ko sa ng video paano tabasin kasi medyo maselent may mga wires sa tol niya, putol-putol na yung mga wires niya. Pag nagkamali kayo ng tabas, baka makat nyo. So ito ang bago tayong stock tail light ng Sigma. Bale, gagawa tayo ng tutorials paano tabasin to. Tsaka paano i-waterproof. Okay?